Good morning at inaantok pa ako. Arky peeps, arky friends, arky tribes, students, OFWs, frontliners, and everything. Makikipag-meeting tayo, tsaka didiretso tayo doon sa site para doon sa site investigation. Actually, tapos na ako magbigay ng proposal, nakita na nila, at puntahan na lang natin yung site para mas maintindihan natin ang mabuti yung actual condition ng lote, yung orientation, ayun. Kasi I still prefer na puntahan talaga yung actual site bago gumawa ng mga schemes, preliminary schemes. Kasi niniwala ako na mas maintindihan mo, makakapag-design ka ng mabuti pag nakita mo yung actual site, okay? Hindi tayo pwedeng manghula. Dami natin mga ginagawa pero wala tayong idea sa actual condition. So, yung pinakatama talaga is puntahan at makita, silipin, okay? Let's go! Antay lang tayo ng order. Nandun na daw yung ano, yung ka-meeting natin. Okay, see you later. Okay, naka-convoy na tayo papunta sa site. Ito yung ka-meeting natin na sa unahan mismo natin, itong naka-BMW na white. So susundan lang natin siya. The life of an architect. On the go, nagbi-breakfast ka sa sasakyan. Hello, what's up? At pauwi na nga tayo ngayon. Abangan nyo mamaya, may shoutout portion tayo, okay? Magsha-shoutout ulit tayo. Okay, pag-usapan natin yung ginawa natin. I mean, yung mga bagay-bagay dun sa initial natin na ano, na naiisip matapos natin makita yung actual site, okay? Malalim yung terrain niya, so yung lote nila pababa galing dun sa access road, okay? So siguro ang lalim niya mga more or less nasa 3 meters eh. So ang hinihingi ko sa kanila ay yung topo map para makuha natin yung eksaktong contour. Mamaya gawa tayo ng mga schemes, okay? Quick sketch lang na hindi pa walang sukat. So hopefully din sa mga susunod na mga araw, itong gagawin natin, masundan nyo mula sa umpisa. Okay, makikita nyo kung paano natin didiskartehan. Ayun. See you later. Alright, dito na tayo ngayon sa bahay. At base doon sa nakita natin sa site, yung actual na location, gagawa natin ng schemes at i-explain ko sa inyo yung mga nakikita kong diskarte na pwede natin gawin, okay? Okay, base dun sa nakita natin na actual site condition, ganito yung lupa niya. Ito yung access road. Then, yung lote niya actually is pababa. So, ganyan. Medyo malalim siya. Ito more or less parang tantsa ko lang ha, nasa 3 meters more or less. Tapos dito sa dulo meron siyang kapitbahay. Okay? So hanggang dito sa dulo yung lupa niya. So from here to this portion to here, yun yung lot niya. So ngayon, nung una kami nag-uusap, ang initial niya na sabi sa akin is patatambakan daw niya. So ang gusto niyang mangyari, patatambakan daw niya to.
Kasi para daw walang maging problema. Sabi ko, it's the least of our option. Unang-una, sobrang lalim. Kung tatambakan mo yan, mas madali sa akin, sabi ko nga, diba? Pero mas malugo sa part niya. Kasi, yung tatlong side na yan, i-retaining wall mo. Parang ganun kasi yung lote niya eh. Ito yung road, diba? Ito yung road. Tapos, andito yung kapitbahay niya. Itong portion na to, tatlong sides na to, ito i-retaining wall niya yan. So, sobrang lalim niya na i-retaining wall niya, tapos tatambakan niya, malugo. Ito, retaining wall. Pangalawa, kawawa naman si kapitbahay, si neighbor niya. Lubog si neighbor niya. Tsaka lahat ng tagas sasaluhin ni neighbor. Lahat ng tubig. So sabi ko, it's the least of our option. Hanapan natin ng iba pang solution. Okay. Okay, solution number two. Tinatawag na cut and fill. Okay? Sa cut and fill, cut and fill, ibig sabihin nun, ikakat mo yung portion ng lupa mo, tapos itatambak mo rin para pumantay. Okay? So, kung magkakat ka rito, kung ano yung kinat mo, yun din ang itatambak mo. Okay? So, sabihin natin, ito yung portion na kinat mo, ito yung portion na itatambak mo. Okay? So, cut and fill. So, mag-retaining wall ka rin dyan para makapagpatayo ka dito ng bahay at maging flat siya. Pwede yan. But, ang nakikita ko namang problema dyan, basic na rule pag ano ka sa mga bahay is that avoid artificial plateau. Okay? Ito, artificial plateau yan. So, hindi mo siya masasabing stable talaga to. Okay? So, artificial plateau. So, pag mag-foundation ka, dito ka pa rin sa natural grade line ka, magbabaon ng structure mo, ng foundation mo. Okay? So, yun ang isa sa mga options. Ngayon, option number 3. Okay, option number 3, susundan lang natin yung contour, mag-split level tayo. Okay? So, ang gagawin natin, gawa tayo dito ng structure na umaayon lang sa contour ng lupa. Yan, okay? So, imbis na two-story, kasi two stories yung balak niyang ipagawa, so, ito yung magiging approach natin. And mas inclined ako dito sa approach na to. Okay, split level. Wala kang tatambakan, wala kang masyadong ikakat dyan, wala kang masyadong fill. Susundan lang natin yung contour. Pangalawa, isa sa mga naisip ko is yung tinatawag na, I'm not sure kung narinig nyo na yung tinatawag na reverse living or reverse plan. Ano bang tinatawag na reverse living or reverse plan? Sa normal na setup, di ba? Halimbawa, two stories yung bahay. Sa normal setup, yung ground floor, nandun yung mga public spaces. Tapos, sa second floor, nandun yung mga private spaces like mga bedrooms, di ba? So, yung public, yung dining, living, kitchen, yung mga public. Ngayon, dito, kaya ako naisip na mag-reverse plan, it's because of the condition ng ating site. Andito yung road natin eh. I don't want my bedrooms or yung mga private spaces ko na nandito sa ilalim. So, I'm inclined to put my private areas
sa taas at ito yung mga public areas. Okay? So, ang mangyayari, bababa talaga muna siya para siya makapunta dito sa himawan. Dito yung main door niya. Okay? Nasa loob, may hagdanan siya para dun sa public spaces na sa rooms niya. So, yun yung ibig sabihin ng reverse living or reverse plan. Isa rin sa nakita ko na maganda na mag-reverse plan siya is that pwede niyang i-open type kasi yung public spaces niya, yung living room, dining room, at mas malapit sa mga gawa kasi ng landscaping dyan, di ba? So, mas pwedeng maging open type lang yung ano, yung living, dining, kitchen, di ba? So, living, mas ano siya, open type, mas malapit sa nature. Tapos ito, mas secured yung ano niya, yung mga bedrooms niya. So, yun ang solution na nakikita ko na gagawin ko dito sa plano na to. Okay? So, that was it guys. At maraming salamat sa panonood. I hope may mga natutunan naman kayo tungkol sa mga diskarte na gagawin. May mga lote talaga na iba-iba yung condition. Okay? Na hindi lang puro flat. So, maraming salamat sa inyo. And sa mga hindi pa subscriber dyan, so, alam nyo na, inianyahan ko kayo na mag-subscribe dito sa channel ko. Please, mag-like ka, comment, share mo na rin. And of course, nandito tayo sa ating shoutout portion para dito sa ating mga subscribers na patuloy na nanonood at nag-stay. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At eto, shoutout kay Mr. Orlando Enriquez ng California. Architect Kim Solis. Bro, shoutout sa'yo. Ito kay Mr. Jeronimo Paragas. And of course, ito, tropa rin natin to. Si Audrey Neil Botcon. So bro, maraming salamat sa panonood. At hanggang sa susunod, see you next time.